Pinakontempt na po ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang executive ng kumpanyang Pharmaly dahil sa hindi pagsusumite ng kanilang financial documents. Inusisa rin sa Senado ang aabot sa 2 bilyong pisong buwis na dapat daw singilin sa Pharmaly at mga supplier nito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mga doktor at medical community leaders ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nababahala raw sila kung totoong may korupsyon sa pagbili ng gobyerno ng medical supplies ngayong pandemya. We cannot remain silent on this matter dahil ang pera po mismo ng mamamayang Pilipino ang ginamit po para dito sa pagbili ng mga pandemic supplies. Sumulat din ng isang open indignation letter ang mga health professional na sinuportahan ng 6 na dating Department of Health secretaries. Hiling nila na patapusin ang imbestigasyon ng komite at hayaan ng Pangulo na dumalo ang mga miyembro ng gabinete. Kanina, hindi ulit dumalo sa pagdinig ang mga opisyal na gobyerno alinsunod sa utos ng Pangulo. We would like to call on the President not to obstruct the testimony of material witnesses to any investigations. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, malinaw sa initial findings ng komite na may favoritism sa Pharmaly na nakakuha ng 8 to 11 billion pesos na kontrata mula sa PSDBM. It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the executive from beginning to end. Punto ng Malacanang. Kung wala pong paglabag sa batas at walang overprice, bakit magkakaroon ng grand conspiracy? Usaping kutsero po ng isang taong namumulitika. Inilabas naman ni Gordon ang ilan sa inisyal at posibleng rekomendasyon ng komite. Una riyan ang pagpapadeport sa negosyante at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Pagsasampa ng kasong graft at estafa sa mga sangkot na opisyal at dating opisyal ng gobyerno at mga Pharmaly executives. Pwede rin daw kasuhan ng ilan sa kanila ng perjury, false testimony at falsification of public documents. Iniharap din ng komite ang kinonsulta nitong private accountant at sa pag-aaral daw nito, tinatayang aabot sa 2 billion pesos ang tax na dapat singilin ng gobyerno sa Pharmaly at sa suppliers nito. Lahat po ng suppliers, kasama po lahat ng transaksyon ni Pharmaly, tulad na banggit ko kanina, aabot po ng 2 billion ang mga buwis na pwedeng ang dapat na bayaran o pwedeng makolekta kung lahat po ito ay masusuportahan. Ang Tiger Phil na nagsupply ng face masks sa Pharmaly, aminadong hindi nagbayad ng tamang tax noong una, pero binayaran na raw nila ito nitong Setyembre. He would like to ask for your forgiveness and it was really because of the pandemic. That's why they were not able to the right taxes. Ang mga medical supplies na sinuplay ng Tiger Phil sa Pharmaly, kinuha rin lang nito sa isa pang kumpanya na Green Trends. Hindi maibigay ng Tiger Phil ang contact details ng Green Trends. Kaya tanong ni Gordon, totoo bang kumpanya ito? Samantala, ipinakita ni Senador Risa Ontiveros ang mga transaksyon ng Department of Transportation sa Pharmaly noong April at May 2020, kung saan makikita ang magkaiba ang presyo ng benta nila sa gobyerno kumpara sa mismong price list ng Pharmaly. Mas mura pa ang nasa price list nyo mismo ng Pharmaly kesa yung presyong binigay nyo sa gobyerno? I believe for the price list, this only came out when we had stable supply to also supply the private market because we prioritized our items for government. So I believe when this price list came out, it was already maybe sometime May or June where the prices may have changed. Depende raw kasi sa cost nila ito. Sabi ng Commission on Audit, dapat tingnan mabuti ang pagkakaiba ng presyo. It's a red flag of whether it's overpricing or not. Of course, it's another issue, but it is a red flag. Yes. We're not saying that, I'm not asking you to already conclude that there is overpricing. All I'm asking you is as an auditor, you would consider this as a red flag of overpricing and therefore should be examined closely. Yes, should be examined closely. Ayaw isumite ng Pharmaly ang financial documents nila, kaya ay pinakontempt ng Blue Ribbon Committee sina Mohit at Twinkle Dagani at inutos na i-detain din sila sa Senado kasama ang kapwa Pharmaly executive nilang si Lincoln Ong. Matapos nito, biglang nawala sa virtual hearing si Mohit. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.